Ganito po yung proseso sa pag-apply ng non-immigrant visa dito sa Thailand. Pero kung bago po yan, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel ko para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Pasok! Intro! First things first, dapat naka-ready na ang mga documents na ito para sa visa application mo. Una, kailangan mo ng original copy ng iyong diploma, college diploma. Pangalawa, kailangan mo po ng iyong TOR or transcript of record na mula sa iyong university. Pangatlo, kailangan mo po ng copy ng iyong teaching license na issued by CRUSAPA dito po sa Thailand. Yung una, yung card type. Yung pangalawa, yung certificate type. Sa dalawang ito, kailangan pong i-photocopy. Next, kailangan mo din ng picture. 1x1 or passport size. Kailangan din po ito. At syempre, bago makalimutan, ang photocopy ng iyong original passport at yung iyong work permit. So, passport, work permit. Ito pong lahat ng kailangan para sa visa application na gagawin natin ngayon. So, 1, 2, 3, 4, 5. Madibali, 4 na lang. So, 4. So, sa 4 na ito, kailangan mo siyang i-copy ng 3 copies. Bakit? Kasi una, kailangan mo siya para sa immigration office. Pangalawa, kailangan mo din para sa labor office. At pangatlo, kailangan mo po ito para sa area office. So, ibig sabihin, halimbawa itong diploma, kailangan mo siyang i-photocopy ng 3 beses. Kasi kailangan mo mag-submit ng yung documents sa TIG iisang offices dito po sa Thailand. Yan! Tapos ka na po yung first step ng pag-process sa pag-apply ng visa dito po sa Thailand. So, sabi ko kanina, photocopy muna yung lahat ng documents na meron ka. Dagdag 3. Sa 2, tapos 3. Ito po. So, ngayon, wait natin yung ibang papers from school na ibibigay nila para sa mga additional documents na ilalagay natin per offices na pupuntahan natin. At syempre po, ang police clearance. Yun ang isa sa mga napaka-importante kailangan para mag-apply naman sa. Now, meron na akong paper na galing sa school at ito po iyon. Ayan. So, ito po yung aking parang passes para makapunta na ako sa police office para kumuha ko ng police clearance. So, ngayon po, after ng exam, pupunta ako ngayon doon kasama ng wife ko para magpakuha ng police clearance. Ano lang po siya, madaling process, maiksi lang siya. Tapos, ang release ng papers ay after a week. So, after a week, ibibigay na lang sa yung paper sa akin. Either pwede kong pumunta sa office or ipadala dito sa school. Okay, now we're here at Payao Provincial Forensic Office. Ano po yung process para pagkuha ng police clearance. Okay, let's go inside! Okay. Sa first part po ng video, yun po yung ano lang mga minor preparations, including yung pagpo-photocopy at pagkuha ng iyong medical certificate.
So hindi siya masyadong mahirap. Ngayon po sa second part ng video, ito na po yung ating pagpunta sa unang-una, sa labor office. Pangalawa, sa Payao Educational Area Office. At pangatlo, yung pinakahuli, sa Immigration Office of Payao. So ano po yung tatlong huli na opisina na ating pupuntahan para sa pag-apply ng visa. Kung makikita po ninyo, wala akong video na kuha talaga sa labor office kasi nga bawal po ang video sa loob, bawal ang camera. So ang video ko na may papakita sa inyo ay yung pagpunta ko doon, pag-drive. Okay, ngayon po punta na kami sa Education Area Office. Tapos na po yung paper ko. So pwede na siyang i-pick up. Sinabi namin siya last week. Tapos ngayon, tapos na, tumawag yung boss ko. Pwede na siyang kunin. So kasama ko po ulit ang aking wife. So kunin namin yung paper. And then, maybe after ng paper, kakain kami ng lunch. Okay? Okay? Okay, finish. Yay! So pwede na siyang mag-apply bukas. Another paper from the school. And isa na lang po yung paper para sa police clearance. Tapos yun, pwede na. Ready na siya para pumunta sa Payao Immigration Office. Okay, yun po yung maproseso. Sa Payao Immigration. Ito po yung aking second attempt na mag-apply ng visa ngayon for another year extension. Okay, ito na po. So, go na po sa taas. Okay, now, finish na yung 90 days yung aking visa for another extension sa isang taon. Kuha ko na ngayong araw. So, dapat sa lahat ng tumulong. Especially sa mga teachers. Okay? Thank you. Yay! 1 year visa! So, ngayon pang tapos na lahat, gusto ko pong makita ninyo kung magkano po ba talaga ang ginastos ko sa pagkuha ng work permit at yung visa sa taong ito. Una, ang blood test. Pangalawa, doctor certificate. So, 50-50. Next, yung pagkuha naman ng iyong work permit. Panagpasa mo ng requirements mo, magbabayad ka ng 100 baht. Ano po yan siya? Processing fee. So, yun po yung basic. Tapos, after 2 or 3 days, tatawagan ka nila, natapos na yung paper mo. Magbabayad ka naman ng 3,100 baht. Next, last na pupuntahan, ang opisina ng immigration office. So, sa pagkuha naman at pagbabayad ng visa, ang halaga po ng visa ay 1,900 baht.